Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, isi-share ko sa inyo yung mga ginagamit kong hair spray. So, ginawa ko tong video na to dahil sa kagaya ko na hindi masyadong maagang nagigising. Laging late na nagigising. So, naisip ko na ishare sa inyo yung ginagawa ko sa hair ko kapag ka hindi ko siya binabasa. I mean, hindi naman laging everyday ko siya binabasa. So, meron ding time na araw-araw, meron ding time na hindi dahil nga sa late na ako, dahil late din akong gumising. So, yun nga guys, yung buhok ko na ito guys, sobrang inis na inis ako kapag basa siya kasi nga laging nagpa-fly away siya or kitang-kita yung mga split ends. Alam niyo na, syempre, hindi naman perfecto yung ating hair, no? Dahil nasira na rin yan sa mga flat iron and then sa pagkukulay ng buhok. So, itong video na to guys, sinishare ko sa inyo para malaman ninyo na hindi rin ako everyday nagbabasa ng buhok. So, yun na nga guys. Ang gawain ko kasi guys, sa gabi, naliligo na ako ng buhok ko. So, nandun na rin yung pag-shampoo ko, nandun na rin yung pag-treatment ko, and conditioner. So, para kinabukasan, kung may pupuntahan kami na masyadong maaga, na meeting, or kung ano man yung pupuntahan namin, hindi ko na siya binabasa. Kasi natulog lang naman ako sa kwarto, wala namang alikabok doon, wala rin naman dumi. So, katawan na lang yung binabasa ko. Ayun nga guys, si-share ko sa inyo yung mga binili ko sa Watson's na ginagamit ko since nung nag-work pa ako. Simulan na natin guys. Yung una kong ginagamit since nung nag-work pa ako dati and mahaba pa yung buhok ko noon, yun yung unang-una kong pinurchase sa Watson's. So, ang tinutukoy ko guys ay ito. Ayan. Hair Tricks. So, kung makikita nyo, meron pa rin ito sa Watson's. Kasi dun ko siya nakita at dun ko rin siya na-purchase dito sa Las Piñas. So, ibig sabihin, ginagamit ko pa rin siya hanggang ngayon. So, itong brand na to guys, Watson's product talaga tong hair treats. So, sa mga hindi nakakaalam dyan, alam na alam ko yung mga product ng Watson's kung sa kanila ba or hindi. Kasi nag-work ako dati sa Watson's. So, alam ko yan mga yan guys. Ito guys, yung hairspray na to. Kapag kakagaya ko, nag-curl ako ng buhok. After ko mag-curl ng buhok, ito yung ini-spray ko. So, ito guys. Yung parang spray net ba yun? Parang ganun yung dating niya kasi tumitigas siya. Pero at least guys, yung buhok ko tumatagal siya ng yung curl ha, tumatagal din siya ng at least 2 to 3 hours, no? So, mga, siguro mga pagdating ng 4 hours na o 5 hours, medyo nag-wavy na siya, nawawala na yung pagka-curl. Talagang parang nagbumabagsak na siya. So, isa ding tip, kapag i-style mo yung buhok mo bukas or kinabukasan, huwag kang mag-conditioner kung gusto mo i-curl yan, no? Kasi hindi yan susunod. Bagsak talaga yan kapag ka-conditioner mo. Mahihirapan kang i-curl. So, ito guys, na-purchase ko ng 200 pesos only. 400 ml. So, ayan nga guys, ito yung stronghold. So, nakalagay dito guys, kadalasan naman kasi talaga, 8 to 10 inches, ano ba yan? Nabubulo na naman ako. 8 to 10 inches from hair. So, ibig sabihin, kapag in-spray mo to, so, malayo. And then, ipikit mo yung mata mo, baka mamaya yung mata mo ma-sprayan mo, hindi ka na makakita. So, ayun guys, ito yung una kong ginagamit. So, sa amoy naman guys, okay siya, mabango siya. Hindi siya yung kagaya ng mga hairspray na, alam mo yung spray net na parang kapag sasagala ka sa baryo or alam mo yung may mga pageant kang pupuntahan or pageant ka nasasalihan, yun yung mga amoy na halatang in-spray net mo. So ito guys, mabango siya, hindi siya halatang spray net. Okay, doon naman tayo sa pangalawa. Okay, sa pangalawa ko naman na purchase, sa Watson's din. Alam nyo, gustong-gusto ko sa Watson's kasi alam ko na yung mga product nila din. Nasubukan ko na rin nung nag-work ako sa kanila. So, yung mga nire-recommend ko sa inyo, ito, maganda to guys. Hindi nila ako binayaran para sabihin ko maganda to ha. Kasi nasubukan ko din naman to. Meron din silang product na hindi ko rin nagustuhan. Meron silang mga products na gustong-gusto ko. So, ang second one na ginagamit ko ay tinen! Ayan guys. Ayan. Ayan, alam ko yung iba sa inyo, meron na ito. Kasi ito, ang ganda nitong keratin straight na to, guys.
Bali ito, Life Strong Hair Fix naman yung brand niya, yung gumawa siguro sa kanya, Life Strong. So ito ay 200 ml for straighter and shinier hair. So ito, ini-spray ko to kapag ka nag-flat iron ako, pag gusto ko naman ay straight yung buhok ko. So ito yung ini-spray ko after kong mag-plancha ng buhok. So una nga, nagkamali ako dito, ini-spray ko to and then pinaplancha ko yung buhok. And then sabi naman ng sales lady or nung nagtitinda doon na hindi daw tama yun. So ang sabi niya sa akin ay after kong mag-plancha ng buhok, eto yung i-spray ko. So, nagkamali ako. Then, ito guys, gustong-gusto ko to kasi sobrang bango and sobrang tagal din ng effect nito sa akin. Maaamoy niyo sa anit ko pagka nagbeso-beso tayo, ganyan. Mabango yung anit ko, hindi amoy trabahador. Alam mo yun, yung sabi kasi ng asawa ko dati, yung pagkinis niya ako dito sa ulo o sa noo, amoy trabahador daw. Amoy trabahador daw yung anit ko. So, nahihiya ako. Kaya, lagi ako nag-i-spray nito. Baka mamaya may yumakap sa akin na friend ko or may nagbeso sa akin na amoy yung anit ko. So, nakakahiya, diba? So, ito guys, mapapurchase nyo sa Watson. So, doon na tayo sa third kong na-purchase. So, ito guys, hindi to sa Watson's nabili. Ito guys, sa Alabang ko to nabili. Kasi nung namamasukan pa yung husband ko, nag-iikot siya sa coffee shop, no? Tinitingnan niya yung mga tao doon kung ano yung mga pinagagawa. Then, habang ako, nagtitingin-tingin siya doon sa coffee shop, lumalarga naman ako. Kasi ayoko nag-i-stay masyado doon sa workplace niya, no? And, nakita ko doon sa Alabang, yung nagtitingnan ng mga ganyang kaek-ekan. So, na-curious ako. Pangatlong purchase ko na to guys. Yung ipapakita ko sa inyo, meron din sa online. Iba-iba na yung packaging niya. So, yung nakuha kong packaging, ito yata yung old. Kundi ako nagkakamali kung old ba to or bago ba to. So, ang tinutukoy ko guys ay ito. Tadam! Ayan, parang unicorn, di ba? Sobrang liwanag. Ayan. Ayan. Hair Fairy Dry Shampoo. So, meron na rin kayo dito guys. Tiyak ko yung mga iba. Ayan. This is 100 ml. So, ayan nga guys. Ito ang sikreto ko. Sasabihin ko na sa inyo. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Tinitipid ko to guys kasi medyo pricey to. Unlike dun sa mga pinakita ko sa inyo na mura lang siya, na kayang-kayang siyang bilhin kahit maubos siya agad. So, ito guys, tinitipid ko to. Every Sunday ko lang itong ginagamit and pag kami pupuntahan kami mga occasion. Kasi ito guys, ang pagkakaalam ko is 300 pesos ko itong na-purchase for 100 ml. So, mahal nga siya, diba? For 100 ml. So, konti lang siya. Pero guys, sulit na sulit ang pera nyo dito. Dahil, tumatagal to hanggang maghapon ang amoy ng buhok ninyo. So ito guys, nagustuhan din to ng friend ko, no? Nung sabi ko nga sa inyo, no? Pag nagbebeso kami, naaamoy nila yung buhok ko. So ito guys, yung naaamoy nila, napakabango daw ng shampoo ko. So sabi ko sa isip-sip ko ba, okay, effective tong ginamit ko na to. So nung inispray ko to, talagang umaabot siya ng maghapon. So, alam nyo, napakabango nito. Alam niyo, parang bagong paligo kayo na very fresh lang yung amuyan ninyo. Ganun. Amuyan talaga, yung amoy ninyo guys. Ito yun guys. Okay. So, meron ito sa online. Search nyo lang yan, guys. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. Marami kayong makikita doon ang titinda ng seller. Then, basahin nyo muna yung mga reviews. Kung okay yung seller na bibila ninyo at hindi siya fake. And eto, guys, meron tong direction sa likod. Makikita naman ninyo. Kaya, meron step 1, step 2, and step 3. So, makikita ninyo or malalaman ninyo kung paano siya gamitin. So, doon naman tayo sa pang-everyday kong ginagamit. Ayan guys. Pag sinabing everyday, dito yung sobrang mura niya para sa akin compare sa mga pinakita ko sa inyo. Though mas mura yung mga pangalawang na order ko, yung una at pangalawa ko na order. Pero meron pa palang mas mura na na-purchase ko na okay siya. Nakita ko siya sa Mercury Drugstore. So, bibili yata ako noon ng gamot. And then, habang mahaba yung pila, nag-ikot-ikot muna ako. And then, may nakita ako. Alam ko meron na rin kayo nito dahil alam nyo to at may commercial din ito sa TV. So, ang tinudukoy ko guys ay ta-da! V-Tress. Ayan. Hair
refreshener. Ayan guys, hindi ko akalain na mabango pala ito. Nung inamoy ko siya guys, nabanguhan ako ng kaunti. Pero, nung binili ko na siya and then spray ko siya kinabukasan sa buhok ko dahil hindi nga ako nagbasa ng buhok, naamoy ko talaga na sobrang bango niya, guys. Parang naka-perfume na rin ako. Kung di ako nagkakamali, guys, pagkaka-purchase ko dito is 50 pesos yata or 50 plus. Pero ilalagay ko na lang ulit siya dito, guys. Ayan, nakita nyo na. So, ayan, guys. Yung V-Tress na to, guys. Nagkamali ako. Alam nyo, guys, talaga, ang gusto kong bilhin, yung V-Tress na parang oil siya, yung hindi siya nagtataas-taas yung mga hair ko dyan, mga frizzy hair, yun sana yung bibilin ko. So, sa pagmamadali kong bumili, ayan tuloy, ito yung nabili ko. Pero, okay lang kasi ang bango-bango niya. So, ito, guys, sad to say, hindi siya tumatagal sa buhok mo. I mean, hindi siya tatagal ng maghapon, hindi siya tatagal ng 4 hours, 3 hours. So, kailangan lagi mo siyang dala. So, hindi siya long-lasting. Okay, that's all for this vlog, guys. Thank you very much for watching this vlog and see you on my next vlog.